So last week my dudes may nag-DM sa akin. Shucks, tumatawag siya, men. Nag-record na. Yep. Yo, Sir Alden, musta? Okay naman, Oliver. May tanong lang ako, ano pala yung design style or design aesthetic na gusto mo para dito sa gagawin natin ng mga bahay? Actually, fan din talaga ako ng Japanese design. Tapos, aside from yung Japanese design, medyo modern at the same time, I'm looking also for yung timeless na design. Na kumbaga when you design a home, yung kahit hanggang 10 taon, hindi siya na-outdate. Okay, Sir Alden. Thank you very much. Have a good day. Balitahan kita pag natapos na natin yung design. Okay. Bye. Alright, my dude. So, gusto ni Sir Alden ng Japanese Zen na medyo minimalist, modern. But at the same time, timeless siya. So, feeling ko hindi mahilig sa mga relo or clock si Sir Alden. Kasi timeless. Time. Ha! Daming joke. Mag-design na nga lang tayo. So, let's go. Yo, my dude. Musta? Okay naman, Oliver. Eto, chill-chill pa rin. Ikaw, kamusta? Tapos ko na pala yung design, my dude. Yun, patingin ako. Alright, so magmula sa labas, ganito yung itsura ng bahay, my dude. Very, very modern, contemporary. Pero alam ko yung pinaka-inaabangan mo dito ay yung ating chill spot. So, diretso na tayo doon. So, to get there, pagpasok ng ating bahay, madadaanan natin itong ating kitchen and ang ating stairs na gawa sa perforated steel na may pocket garden sa ilalim. First time kong makakita ng ganyan, actually. Now, paglagpas natin dyan, bam, andun na tayo sa ating chill spot. So, pagpasok natin dito, yung unang bubungad sa atin ay itong display shelves kung saan pwede mo i-display yung mga art pieces or yung mga awards na nakuha mo tulad nung yung PMPC Star Awards for Best Male TV Host or yung World's Best Dimple Award. Uy! Wala pa tayo nun. Wala pa tayo nun, sir. Bale, mag-a-apply tayo. Pwede, pagawa tayo sa recto. pwede. Anyway, let's move on. So, opposite ng ating display shelves ay ang ating mini bar where you can grab a drink and chill with your friends. So, para sa materials nito, we have this nice quartz countertop na very classy tignan and very, very durable as well. Tama, dyan talaga yung area kasi mas masarap i-enjoy yung company ng friends and yung chill moments mo kapag nasa bar ka talaga. You get to hang, you get to talk about a lot of things about life. So, perfect. Especially the material, gusto ko yung quartz graphite top kasi nire-reflect niya yung ilaw sa ceiling eh. Alright, now magmula dyan sa ating mini bar, kitang-kita na natin itong ating pinaka-main na chill area where most of the relaxing and unwinding will be done. So for this area, ginawa ko siyang sunken space, meaning may pababa tayo ng 2 steps to give it that cozy vibe. So mga man cave usually nasa basements yung mga yan, but those are costly and hard to construct. So instead, binaba na lang natin ng onti itong space natin. And by doing so, na-achieve na rin natin yung similar na overall feeling ng isang man cave. Nagpunta rin ako ng Siargao few months back. And then, meron akong, dun sa accommodation namin, meron silang tinatawag na sunken sala. So, yun nga, parang a few steps lower siya dun sa actual floor level. Pero, pag nandun ka kasi sa ganyang area, pag nakalubog ka from the original floor area, parang may extra comfort. Yun lang yung napupunan ko. Parang may extra comfort siya pag mas mababa ka ng konti dun sa actual mong inaapakan. I'm glad you liked it, my dude. Now, para sa ating design, I decided to go for this neutral style since you mentioned na gusto mo mag-build and sell. And based on my experience, mas madali ibenta ang neutral na designs as compared to masculine or mga feminine-centric na designs. So to achieve this neutral aesthetic, gumamit tayo ng nature-inspired na palette. So yung floors natin is this light wood material. Then for our walls, we have slatted wood over here and some stone design tiles banda rito. Very nice. Galing. Itong space natin is around 15 square meters, which is not that big.
So to make it feel airy, chill, and not so cramped, naglagay tayo ng maraming windows banda rito for natural light and para ma-extend yung interior space natin outward. Ang laking factor kasi ng windows na floor to ceiling eh. Ang laki nung inilalaki nung space regardless kung gaano siya kaliit. Now let's say magagabi na, my dude, and you don't want to see the outside cause ghosts. So for that, may roller blinds tayo dito to make our space more intimate. So aside from that, may RGB cove lights pa tayo dito sa reveal ng ating blinds na pwede natin palitan ng kulay. So we can make it color blue, perfect for that chill evening vibe. Blue is my color din. Really? Favorite. Kaya yung PC ko, kung makita mo yung water cooling system ko, blue talaga yan. Blue and black. Basically, ooh, nice. Color. Very nice. So parehas din tayo ng favorite na color kung nakita mo aking background and wallpaper ko. Talagang okay. Blue. Akala ko sinadya eh. It brings out the color of my eyes, which is black. Ah, okay. Akala ko blue eyes tayo, sir eh. Hindi. Hanggang pangarap na lang. Hanggang pangarap lang. Oh, anyway. Maliban dyan, itong cove lights natin sa main space and itong ating shelf strip lights are RGB as well. So just like that, completely na-transform na itong ating space. So magkaibang magkaiba itsura niya sa gabi at sa umaga. It's like you have two spaces for the price of one. So ang galing lang nung part na parang nag-iiba yung total look and feel nung chill spot sa morning, pag may araw, then eventually kapag nagagabi, nagiging mas intimate siya, tsaka mas, alam mo yun, parang ako nga personally, pwede na ako matulog dyan eh. Pero ang galing lang nung, especially when you said, Oliver, na you get two different spaces for the price of one. I totally agree, my dude. Now, let's get into more detail. So, itong space natin ay may two main functions. So, dito sa left, we could see your gaming setup kung saan pwede ka mag-chill and relax while playing some PC games. Then, sa kabila naman yan, on the right side, ay meron tayong seating area na pwede nyo tambayan ng barkada for movies and chill. Movies? Okay, so you might be thinking, ano ba panoorin nyo? Yung pader? No. Pag tinignan natin sa ating ceiling, ay may makita tayong slot dyan kung saan may bababa tayo na projector screen. Bam! And just like that, you now have your own personal movie theater in the comfort of your home. Yung ganun pala, may surprise. Galing. Kala mo nakalimutan ko yun, ha, my dude. Hindi lang ikaw yung may dimple. Pati yung brain ko, maraming dimple. Kasi, di ba, pag... Sabi nila, pag marami daw dimple yung brain mo, mas marami kang naalala. Memories. Anywho, moving on for the seating furniture, we opted for these more comfortable cushion couches. Tapos, dito meron pa tayong beanbag, perfect for relaxing and unwinding with your drinks. Prerequisite sa akin yan, Oliver, hindi pwedeng mawala ang beanbag kung saan ako nakatira. Saktong-sakto. Saktong-sakto beanbag. Ayan. And pag titingnan natin itong likod ng ating couch, ay nagdo-double ang ating minibar as a bookshelf. Again, nilagyan natin ito ng RGB mood lighting sa loob ng shelf as well as the toe kick sa harap nito. Also, pag titingnan natin yung stairs sa tabi ng ating couch, may low-level lights din tayo dyan na RGB. Para pag movie night, you don't have to turn on the main lights para makita yung steps. Kitang-kita mo na yan kahit madilim. So all in all, I believe yung goal mo, my dude, is to create a chill space kung saan pwede tayo mag-relax at mag-unwind. So do you think na-achieve na natin ito dito, my dude? Ang ganda nung chill spot, Oliver, kasi from the look itself, talagang very inviting na siya and very chill yung dating eh. Talagang parang feeling ko kung ako yan, especially if me or someone. Siyempre, yung buhay naman natin, syempre, we work every day. Syempre, iba-ibang stress yun ay experience natin sa araw-araw kapag nasa labas tayo. Syempre, at one point sa bahay natin, gusto natin talaga merong isang dedicated spot where we could relax and we could chill. So, perfect yung design na yun para sa... Well, for me, ako nga. Gustong-gusto ko na nang puntahan yung area na yun at mag-relax eh. Pero, ang galing. Ang ganda niya visually. And it's very appealing to the eye. So, maraming salamat. You are very, very welcome, Alden. Anytime. And with that, baka... Chill muna tayo. Kanina pa ako nag-chill. Let's do it. Cheers.
So, ayan, Marudz, nagmukhang peklat yung dimple ko in comparison sa dimple ni Madun Alden. Jokes aside, very chill kausap si Alden and I'm glad I had the chance to meet him and have a drink with him. Speaking of drinks, meron tayong Embassy Whiskey dito. Hanggang sa susunod nating chill sesh, Madudz. Cheers!